I'm Ate Hazel ng Bayan. Eto't nababalik na naman ang Ate Hazel nyo. At magluluto ako muli ng gulay. So, alam nyo na to, ang paborito ng bayan. Ang toge at lumpiang toge. Ayan. Sa halagang 270 pesos, may ulam ka ng masarap. At may isdang frito ka pa, o diba? At may mangga ka pa, diba? Ayan. So, bumili din ako ng wrapper para sa lumpiang tsoge. Ayan. So, nagsisimula na po akong maggayat ng sibuyas, bawang, at syaka ng mga gulay na ingredients na kasama dito sa aking lulutsuing gulay. Ayan, at sinamahan ko ng carrots at saka baguio beans. O, diba? Para lalong mas sumarap ang gulay. O, diba? At sinamahan ko din ng tokwa. So, ayan, at sa halagang 270, marami ka ng ulam. Nagpapainit na nga po ako ng kawali. Ayan. So, bali, maya-maya pa lang ay magigisa na po ako ng gulay at inuna ko muna magprito ng tokwa. Ayan. So, tatlong piraso lang yung binili ko and then in-slice ko siya. Oh, so, bali nagawa ko siya ng anim. Ayan. So, nahiwa-hiwa ko na lahat ng ingredients at ready to cook na po ang Ate Hazel ng bayan nyo, diba? Ayan, pagpasensyahan nyo na sa mga dumadaan, mga sasakyan, medyo maingay. Pinakulo ko na rin po yung baboy para yun po ang magiging sabaw natin, diba, sa gulay. Kasi mas masarap, mas panlasa. Ayan, so medyo piniprito ko na po ang toge at maya-maya pa lang ay kailangan natin ito siya para naman sa ganon ay maganda at masarap siya at ilalagay natin mamaya. Ayan. So, bali nagigisa na po ako. Inuna ko lang po ang baboy. Ayan. So, kinirispi ko lang po siya ng bahagya at maya-maya po ay maglalagay na po ako ng bawang. Ayan. So, susunod ko naman pong ilagay din yan ay sibuyas. Medyo mahal po ang sibuyas, 280 pesos ang kilo. So, meron naman po ako nabili kahapon, kaya hindi na po ako pumili ngayon. O, diba? So, isipin nyo, sa 270 pesos, marami ka ng ulam, o, diba? At na talaga naman ang mga anak ko, eh, ganadong-ganado pag ito ang ulam, o, diba? Siyempre, namiss ko yung pagluluto ng toge. Ayan. At nilagyan ko na rin po ng carrots. At syempre, inuna ko lang muna din itong carrots kasi medyo matigas po kasi siya. Kaya matagal po siyang lumambot. Inuna ko siyang inilagay. And then, pagkatapos, nilagyan ko na rin po siya ng baguio beans. So, diba? Ayan na nga po. At medyo hamoy-amoy ko na po ang bango ng aking niluluto. Diba? Paborito talaga to ng aking mga junakis. At kung may tatanong nyo ay nagtinda po ako nito. So nakakagawa po ako ng almost 300 pieces po ng toge. Isipin nyo, ang dami nyo na nyo. Grabe. Kaya lang medyo napagod ang Ate Hazel ninyo. Kaya hindi na rin po ako nagtinda. Ayan. So meron po akong opportunity na talaga naman dun po ako nag-focus sa aking munting tindahan. Ayan. So nilagay ko na po ang toge. Maya-maya pa lang po ay hahaluin natin siya ng bahagya. At hindi mo kailangan itong lutuin ng sobra-sobra kasi maluluto ng husto ang toge. So, pangit po siyang tingnan kapag naluto po siya ng husto. Hindi siya masarap. Ayan. Kaya, konting halo lang, maya-maya ay luto na po ang aking toge. O, diba? Kaya bilis po magluto nitong toge. At busog na naman ang aking mga junakis. At yung kalhati po ay ginawa ko pong
lumpiang tsoge. O, diba? Discarding malupit lang naman ang kailangan. Diba, mga mami? So, maya-maya, may merienda na po kami. O, diba? Why? Yes, diba? So, mga mami, sa may gustong mag-luto na ito, napakamura lang po naman, diba? So, sipin nyo, may gulay ka na, may pitong isda ka pa, at mayroon ka pang merienda sa halagang 270. O, ayan, patuli. Thank you po sa mga nanood ng aking YouTube channel. I'm Ate Hazel ng Bayan. Naway ma-enjoy nyo po ang aking pagluluto. Ayan, nangapot kami ay kakain na! Salamat po sa panonood po ng aking YouTube channel. I'm Ate Hazel ng Bayan. God bless!